No, pero yung request po ninyo na kung pwede iurong sa November 1 yung pagpapatupad ng alert system, formal nyo na po ba itong nailapit sa IATF? At kung nailapit nyo na, may feedback na rin po ba sa inyo? Well, natapos po namin yung aming letter appeal at na-file na po yata yon. So, so far kasi po baka kahapon lang natapos, wala pa po kaming naririnig na sagot o aksyon so far. Opo. Opo. Governor, dito naman po sa usapin ng bakuna, ano po, so far kumusta naman po yung rollout across the regions? Hindi naman po ba nahuhuli ang vaccination rollout sa mga probinsya? Well, eh, kanya-kanyang pong pananaw yan. Sabi ko nga po ay mahirap yung uniform rule, no? Iba-iba po kasi ngayon yung sitwasyon namin. Pero ang nakikita po ng mga kasamahan po namin ay talagang dapat na pong dagdagan itong mga binibigay na quantity ng mga bakuna. Dahil po nakita po natin sa nakalipas na mga buwan ay nakatutok po itong supply na marami sa NCR dahil nga po ito naman ang epicenter, ano po, nandiyan naman po yung ating ekonomiya na nagpapagulong. So ngayon naman po ay mukhang maganda na po sa NCR at maganda na po yung resulta, bumaba na po yung transmission. So hinihiling nga po ng mga iba't ibang LGUs na dagdagan na po yung allocation nila at sanay na po sila sa pagbabakuna. At yun na nga po, natatakot na din po sila dahil kukunti pa yung bakuna nila. Sa iba po ay sabi 20 to 30% po lang ang kanila nakukuhang quantity. So hinihiling po nila na damihan na po ngayon para po naman magkaroon sila ng maabot nila yung population protection. Opo. Governor, nasa 37 million doses pa ng bakuna ang hindi pa po nagagamit ayon sa ilang report. Kaya po ang DOH, nakatakdang magbigay ng target daily vaccination sa mga probinsya. Sinabi naman po ni DOH Secretary Duque, ang mga gobernador na raw po ang bahalang mag-breakdown ng target numbers na ito sa kanilang mga nasasakupang bayan. Wala naman po bang problema sa inyong grupo, Governor, kung bigyan kayo ng target ng DOH? Okay po yun. At talaga naman pong pinapupursigihan po namin ngayon ang pagbabakuna. At maganda naman po yun na may nilagay po silang ganyang target, ano ho, para mag-guide mabuti itong ating mga LGUs. At sa amin pong mga pag-uusap, talaga pong mas maraming bakuna na ayon naman sa kakayahan nila pagbabakuna, sasabihin naman ho nila eh. Pero talaga po ang hiling ay madagdagan na po at gustong-gusto nilang tumaas na po yung numero ng mga nababakunahan. Opo. Governor, ready na rin ba ang mga probinsya na magbukas ng kanilang pagbabakuna sa younger age group maging sa pag-a-administer ng third dose o booster shot sa ilang piling sektor? Dahil po may experience na po sila dyan eh, sasabihin naman po nila kung hindi nila makakayanan. Pero tingin ko po, naghanda na po kami talaga ng todo dyan dahil na kailangan po talaga mabakunahan na. So tingin ko po, may sufficiente na pong kakayahan ang ating mga local government units. Opo. Governor, sa usapin naman po ng UNDAS, ano, dito po sa Metro Manila, naglabas po ng resolution ng Metro Manila Council na isara ang mga sementeryo simula October 29 para po maiwasan maging super spreaded event ang UNDAS. Kayo po ba ay nagkaroon din ng sunduan, Governor? Kami naman po ay sumusunod sa regulasyon ng IATF at kung isasara nga po yung mga sementeryo sa apat na araw na yon ay susundin naman po natin. So ang pinaghahandaan po ng mga local government unit ay ito pong darating na Sabado at Linggo. At yan naman po ay nilalagyan na po nila ng karapat-dapat na mga ordinansya para po makontrol yung dami po ng tao na papasok diyan sa loob ng public cemeteries. So marami po naman nag-issue at as usual po, tama po yung guideline na nila po ng ating IATF na talaga pong may schedule po
at saka lilimitihin yung pumapasok po sa loob ng isang period of time, eh kailangan po talagang limitado. Yun nga lang po, ang sinasabi po nila ng ibang LGU ay humihiling naman po na pwede na rin daw buksan kahit po October 30 and October 31. Kasi nga po, nung sinara po nung October 30 and 31, yung public cemetery, para pong nilipat lang yung araw dito sa darating pong October 23 and 24. So may hiling po na ganun, magbukas din po yung iba. Siguro po kaya po nilang patupad yung minimum health protocols at kanila pong mga regulasyon. Eh, nasa IATF na po kung aaprubahan. Pero in general po ay talaga naman pong ang ating mga kababayan ay pwede naman pumunta before itong October 30 and 31 at saka after naman ho ay pwede rin pumunta. Nasa atin naman po mga kababayan yan, eh alam niyo naman po eh talaga naman yung sa pag-aalala po sa ating namatay na kamag-anak ay kahit sa isang taon po yan, sa kahit anong buwan pwede naman po. Ano po, huwag lang po tayo magsiksikan masyado itong panahon na ito. Opo, Governor, sa isa na may pahabol lang po yung kasamahan natin sa media. Si Laila Salaveria po ng Inquirer, may tanong po sa inyo kung pwede daw pong malaman alin ang mga regions na nanghihingi ng dagdag na supply sa bakuna po ito. Well, alam niyo po, marami namang mga sakop ng mga lalawigan po sa ating mga regions. In general po, 40% po yung kinalat doon sa low-risk provinces. So yung pong mga hindi talaga nabigyan na low-risk provinces dati, ay yung po naman ang dapat mag-allocate ng dagdag na quantity. At naman po si DOH Yusek Mirna Kabutahe na ganun po ang gagawin. Na at si Secretary Duque po nga ay nagpapatawag ng meeting sa mga iba't ibang LGUs, sa mga local chief executives. Kahit po mamayang hapon, meron yan. At talaga pong pinupush ni Secretary Duque na magdamihan ang mababakunahan at ina-assure nila na marami pong maibibigay na bakuna. So maraming salamat naman po, Secretary Duque. Opo.